Masaya ang buhay ni Jill at ni Gio dahil si David at si Lexi ay nasa Amerika na nakatira. Kaya naging peaceful ang buhay nilang mag-ina. Nakatanggap si Jill ng tawag galing kang Max. Ang sabi ni Max, ang nanay inataki ulit. Sumagot si Jill, Taika, nasaan kayo? Kailangan niyang madala sa hospital. Ang sabi naman ni Max kang Jill, hindi siya nagkaabot sa hospital manang. Wala na ang nanay. Nalulungkot si Jill sa balita kahit papano may pinagsamahan din sila. At nag-alala si Jill kang Gio. Sabi ni Jill kang Max, nakikiramay ako Max. Ang sabi ni Max kang Jill, nabalita ko na rin kang Manong David ang mga nangyayari. Nasa US pa sila ngayon pero babalik na sila para sa libingan ni nanay. Nagmamadali si Jill na umuwi sa bahay. Pagdating niya sa bahay, nakita niya si Gio na umiiyak. Ang sabi ni Gio sa kanyang mama, mawala na po si Lola. Tumawag si ate kanina. Nasaktan si Gio. Niyakap ito ni Jill ang kanyang anak. Tumalo ang mga kaibigan ng Ilostre at nakirama ito sa pagkawala ni Marina Ilostre. Lumapit si Janice kang Jill at ang sabi ni Janice, Manang, salamat po sa lahat ng tulong niyo. Lumapit si Sandy kang Jill para ibalita na parating na si David at narinig ito ni Gio. Ang sabi ni Gio sa kanyang mama, Ma, uwi na po tayo. At ang sagot ni Jill, pwede ka naman magstay anak. Sinabihan ni Jill si Carol. Carol, pwede isabay niyo na lang si Gio mamaya. At ang sagot ni Carol, sure, no problem. Ang sabi ni Jill kang Gio, anak, pwede ka nang umuwi pagkatapos ng libing. Mamaalam ka muna sa lola mo. Ang sabi ni Gio kang Jill, maraming beses na po ako magpaalam eh. Magpaalam ako ulit tapos uuwi na tayo. Pagpasok nila sa sasakyan, dumating si David at si Lexi. Pinanood nilang dalawa ang pagdating nila. Nagtinginan lang si Gio at si Jill sa isa't isa na walang sinasabi. Ayaw ni Gio makita ang kanyang ama, kaya sumabay na lang siya sa pag-uwi ng kanyang mami. Malungkot si Gio sa pagkawala ng kanyang lola at lalo siyang nalulungkot nang nakita niya ang kanyang ama.